Magkano po ang nagastos ko sa pagpapatiles na itong sala, kusina, tsaka yung isang kwarto? Ilang tiles ang nagamit? Ano-anong mga materials katulad ng adhesive? Magkano? Yung labor cost, ilang araw ginawa? Tsaka po yung... Basta yung total niya, malalaman natin kung magkano. So, yun po ang ating topic ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa aking channel. At ang video natin today, ayan, medyo makalat. Naglilinis po kasi kami ng tiles. Nag-ayos, naglilinis ito sa floor tiles namin. So, sa sala. Ayun, share ko lang sa inyo kung magkano ba yung nagastos natin dito sa pagpapatiles dito. Anong klase bang tiles ang ginawa natin. So, magkano ang total na gamit ko dito. So, ayan po ang ating isi-share ko sa inyo. Po pala, ito yung sample lang tiles na kinabit namin sa amin. Yan. Ito yan. Gusto namin i-plain lang po. Tsaka yung light yung kulay para maliwanag tingnan. So, ito siya. 60 by 60. Pinagputulan ito. At ito po, yan. Bali double coated siya. Kung mapapansin nyo, ito yung binili ko. Ayan. So, ang kulay niyan ay white. Kahit siya mapingasa ng konti, ang kulay ay yun pa rin. Hindi tulad ng ibang tiles na pag napingas, iba na ang kulay. So, ayan po. Double coated ang tawag dito. Ayan. So, ayan po. Bali, ilang tiles ba ang nagamit namin dito sa aming kabuuan na to? So, ayan, nasa gilid-gilid. Dahil naglilinis po kami, lagi muna namin sa gilid. At share ko sa inyo kung ilang tiles ang nagamit ko dito na 60 by 60. So, ang sukat nga po nitong aming to, yan, ay 6 meters by 6 meters. So, bali 600 centimeter by 600 centimeter. So, mas madali yung computin yung gano'n kaysa mga square meter dahil na... Bali po ang gamit naming tiles dito sa aming bahay. Yan, nililinis. Madumi. Daming alkabok. So, ito po. So, dahil nga po ang sukat nitong aming bahay is 6 meters by 6 meters. Yung floor area niya. So, bilangin po natin kung ilang tiles ang magagamit. Ang nagamit ko pala. So, yun. Simula dito sa may pinto, bilangin natin 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Yun. So, bali 10 nga dahil 6 meters, 10 ang magagamit na 60 by 60. Tapos, dito po sa sulok, ayan, bilangin ulit natin sa kabila naman, yung lapad naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o, 10. Saktong 10 po. 10 din. Kasama na dito sa sala, kusina. Ito yung aming, yung nagamit ko. Yung lapad niya ay 10 nga. Di ba po? 10 pieces by 10 pieces. I-times nyo lang siya. So, 100 pieces. Yun po ang nagamit natin. So, may labis naman siya. Dahil nga po may mga division, di ba? So, hindi natin isinama yung mga konti-konti lang. So, mas maganda yung may labis na pag binili nyo para... Just in case na magkulang, di ba? May mga magbasag-basag. So, at least okay siya. Wala na kayong, hindi na kayo mahihirapan pang bumili uli. So, iyon po. Yung taas namin, yung pinaka-second floor namin, dahil nga meron taming taas na kapiraso, so, hindi muna namin nilagyan yon. At ang nilagyan namin doon yung linoleum muna. Dahil wala pa tayong budget para doon. So, ito lang muna po. Unti-unti.
Saka uli yung pagkaon ng kapera. So, ayun po. O, paano nga po ba mag-tiles? So, yun. Ang ginawa po ni Poryman, inuna niyang sukatan ang main door. Sinukatan niya ng level hose. O, gamit yun. Nilang tinansian. Kinuha niya yung pinakagitna, sukat ng gitna ng buong bahay. Na itong buong, halimbawa, sala. Ayan, kusina. Kinuha niya yung sukat niyan. Yung gitna, at doon sila nag-umpisa. So, after nun, bali ang naghalo na nga sila ng simento at saka ng buhangin at ng tile adhesive. So, hinalo niya hatian. Baga halimbawa, isang supot ng simento, isang supot ng adhesive, tile adhesive, at isang supot ng buhangin. Yun ang kanilang pang flooring, pang latag muna. Tapos noong okay na, nalatagan na, at na plat na nila, na isukat na yung tiles. So saka po nila nilagyan ng purong adhesive. Yun po. Para kumapit, makapit na kapit sa yung ibabaw. Hindi siya matatanggal. So yun po. Ito yung level hose. Mas maganda po itong ganito matibay. So ang lalagyan nyo lang konting para makita yung kulay, kape. Lalagyan nyo ng konting kape yung tubig para po magkakulay siya ng itim. So halimbawa, ito yung ayan, ito yung pinaka, makikita nyo siya. Kita nyo ba? Ayan, yung pinakaguhit siya. So, kung maglalagay kayo ng kape, makikita nyo dyan ang kulay niyan. Kasi ito, ito yung matibay eh, pagkakaisa doon sa transparent na ano, ilang gamit lang natigas na agad, sira na. Ito po, matibay ito. Itong gandong klase. So, yun po, bali yung taas na kinuha niya nga ay tres. Ito po, bali kung ay mahigit tres. Kasama na yung puting ng tile adhesive, cemento. So, ito yung pinaka-flooring niya mula sa pinto. So, ayan. Nasa 3.5 po ang taas. Dahil ang kinuha nila nga yung sukat ng pinto. Yung ilalim para hindi siya sasayad dito. So, ayan po. Labor po, dalawang araw ay 350 po per day. Hindi po siya pakain. Pamerienda lang sa alas 10 at saka sa alas 3. So, bali 700 ang total noon. At yung isang nag-i-install, bali 500 po per day din. Hindi din siya pakain. So, bali 1,000. Tapos, yung pong Poryman, kasi pinakausapan ko lang po talaga yung Poryman na mag-install doon sa akin. Sabi, nahihiya siyang mag-presyo ng kanyang labor cost niya. So, na service niya. Dahil na sabi naman ng hipag ko, 500 lang daw ang ano niya, singil nila sa iba. So yun, binigyan ko na lang po ng 600 ang isang araw. So bali, naka 1,200 siya. Yan sabihin ko nga mga presyo niya. Dahil kapitbahay lang po naman namin yung Poryman na nag-install dito. Marami kasi siyang project. Ngayon inasa Parañaque siya. Doon sila nag-gagawa. So ayan po. At nga po pala, yung semento pa, i-add natin, 10 sako yun, nabili natin, 220 po ang isa, so nasa 2,200 yon. Yung buhangin naman po, dati-dati ko na, yung mga estako na dito, kaya hindi ko na alam kung magkano yung sa buhangin, so mag-add na lang kayo ng buhangin, so yun po. At ang kabuuan po na nabili ko nga ditong tiles, ayun na nga, 100 pieces by 130 pesos, so nasa 13,000 po siya. Tapos yung tile adhesive po na ABC, ang presyo po ay 220 at 15 pieces, 15 bags ang aking binili noon, nasa 3,300. So yun po, at yung may charge po na delivery charge na 500, so ang total po niya ay nasa 16,800 ang total na nabili ko para lang po dito sa tiles namin sa si ay hindi kasama si sa sala, kusina at saka doon sa isang kwarto. At ang total po na ating nagastos kabuuan sa lahat-lahat na labor, installation, tiles at saka yung mga ginamit, materials, ang total po lahat ay umabot sa 23,360 pesos. So ayun po ang ating nagastos sa pagpapatiles lamang nitong babang yan. So ayun po. Pala, shoutout muna tayo sa kay Michael Mangilit, kay Pure Raymond, at sino pa ba? So basahin ko lang po, marami nagpapa-shoutout dito. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at keep safe po, lalo na ngayon sa panahon natin.
si Music Classic, Christine Gonzaga, Mami Jen Vlog, May Mang, Cool KM, Official, kay OFW Daily Life, Tonyo Dula, Katis Vlog, Rodeline Pascual, The Best Lutong Kapangpangan Dishes, Middle Kalalag, Kalalang, sorry, pa-check ko muna. Sorry kung mali ang pagbanggit. Rick Pingol ng Kabalin Restaurant dyan sa Jeddah, Saudi Arabia po. Kumusta po kayo dyan? Kay Moon Shadow po. So, yun po. Hello po sa inyong lahat. At ingat po tayo. At sa mga nanonood dyan or na susuport po sa atin, maraming salamat po. Keep safe po. At hope na nasa mabuti kayong kalagayan. So, ayun po. Hanggang dito na lamang. At yun po, I hope na meron naman po kayong napulot na kahit konti sa ating na-share. I hope na makatulong sa inyo, sa inyong pagbabudget. Hanggang dito na lamang po at thank you for watching. Maraming salamat po.